Magandang gabi sa iyo, Idol! Welcome sa isa na namang edisyon ng ating Takutin Mo Ako! Nakahanda ka na mapakinggan ang ating kwento ngayong gabi, Idol? Kung nakahanda ka na iyong pakinggan ang kwento ni Roddy. Magandang gabi po, Tito Pakito, at sa mga tagapakinig ng Takutin Mo Ako. Ako po si Roddy, hindi Duterte. May kwento po ako ng kababalaghan na ako po mismo ang nakaranas. Hinding-hindi ko po ito makalimutan at siguro sa pagdaan ng panahon ay may kukwento ko ito habang ako ay nabubuhay. Ganito po ang nangyari. Isang araw, umalis si Papa at mawawala siya ng mga ilang araw dahil na-assign siya sa trabaho sa malayong lugar. Kaming dalawa lang ni Mama ang naiwan sa bahay. Gabi na po noon. At ng mga oras na yon ay tulog na rin si Mama. Ako na lang ang mag-isang gising. Sa di malamang dahilan, hindi ako makatulog. Tumingin ako sa orasan, alas dos na ng madaling araw noon. Maya-maya, nakaramdam ako na kailangan kong pumunta sa banyo. Nung nasa loob na ako, narinig ko na may kumatok sa pinto. Ma? Ikaw ba yan? Ma! Binuksan ko ang pinto, ngunit wala akong nakita. At mula sa banyo, Tito Pakito, tanaw ko ang aking kwarto. Ngunit nakita ko na nakasarado na ang pinto nito. Ha? Bakit nakasarado na yung pinto ng kwarto ko? Hindi ko naman sinara yun ah. Pumunta ako sa kwarto ni Mama. Ma! Ma! Gising! Parang may tao po dun sa kwarto ko. Ha? Ano ka ba naman, Roddy? Walang makakapasok na tao sa loob ng bahay. Nilak mo na ang mga pinto natin. Emma, kanina po kasi, bago ako pumunta sa banyo, hindi ko naman po sinara yung pinto. Eh pero bakit ngayon nakasara na? Ay nako, Roddy. Tinatakot mo na naman ang sarili mo. Bumalik ka na sa kwarto mo. Hangin lang yan. Sinabi ko na lang sa sarili ko na baka nga hangin lang iyon. O kaya naman ay baka nga naisara ko naman talaga ang pinto. Pagpunta ko sa kwarto, dahan-dahan ko itong binuksan. At ako ay natakot. Para bang sasabog ang puso ko sa sobrang takot dito ba kito? Dahil may nakita ko na kamay na nakahawak sa gilid ng aking cabinet. Tito Pakito, may nagtatago sa gilid ng kabinet ko.
Tumakbo ako na mabilis papunta sa kwarto ni Mama. At sinara ko ang pinto. Tumabi ako sa kanya. Mama! Mama! May tao sa loob ng kwarto ko! Rudy, ano ka ba? Anong tao ang pinagsasasabi mo? Tumayo si Mama at takmang bubuksan ang pinto. Ngunit, pinigilan ko siya. Mama, wag! Huwag mong buksan ang pinto! Hindi po ako nagsisinungaling! May nakita po akong nagtatago sa gilid ng cabinet ko! Napatigil si Mama at dahan-dahang lumapit sa pinto at idinikit ang tenga sa pintuan. Pinakiramdaman niya kung may tao nga sa labas. At maya-maya ay may narinig nga kami na naglalakad papalapit sa pinto. Napatakbo si Mama sa akin at niyakap niya ako. Maya-maya ay parabang may gustong bumukas sa aming pintuan. At nang hindi mabuksan, ay bigla na lang itong umalis. Hindi kami halos makagalaw ni Mama. May kinuha si Mama na isang pamalo na nakatago sa ilalim ng kama. Rudy! Diyan ka lang ha! Ma! Huwag ka na lumabas! Basta! Diyan ka lang! Binuksan ni Mama ang pinto at lumabas siya. Maya-maya ay nakita kong tumakbo pabalik si Mama sa kwarto sabay lock ng pinto. Niyakap niya ako at doon ko lang nakita si Mama natakot na takot. Ma, bakit? Anong nakita mo? May nakita akong tao na lumulutang sa sala. Tao? Oo, pero hindi ko maaninagan. Madilim kasi. Nasaan na siya ngayon, Mama? Hindi ko alam, Rudy. Bigla siya kasing nawalang parang bula. Maya-maya ay biglang may kumatok muli sa pinto. Nagyakapan kami ni Mama na sobrang higpit. Narinig namin ang boses ni Papa. Ma, Rudy, buksan niyo ang pinto. Ay, si Papa mo pala yun. Buti na lang, andito na siya. Ngunit nang buksan ni Mama ang pinto, ay wala itong nakita. Maya-maya ay biglang may tumawag sa cellphone ni Mama. Sino po to? Hello, ma'am. Magandang gabi po. Pasensya na po kung may istorbo ko po kayo. Is this Mrs. Myra Katigbak? Yes, speaking. Ako po si Dr. Medrano, ma'am. Huwag po kayo mabibiglaan ako. Eh, pero nasa ospital po ang inyong asawa. Ano po ang nangyari?
Kamusta na po ang asawa ko? Ganito po nangyari, Mrs. Nabangga po kasi yung sinasakyan nilang bus. May galos at pilay lang po sa kanang pinti ang inyong asawa, kaya hindi po siya agad-agad makakalakad. And it will take some time bago po siya makalakad na maayos, ano ho? But overall, he's okay naman po. Mga ilang araw pa kami naghintay bago nakauwi si Papa dahil ginamot pa siya doon. Nang makauwi siya, nagkakwentuhan kami sa sala. Ay nako, mabuti naman okay ka lang, honey. Oo, awa ng langit. Ay nako, hindi mong makalimutan yung nangyari ngayon. Alam niyo ba, habang tulog ako, nang maaksidente kami, para bang nanaginip ako? Oh, Papa, ano po yung napanaginipan niyo? Nanaginip ako. Umuwi daw ako dito sa bahay. Tapos, hindi ko daw sinabi sa inyo kasi susurpresahin ko kayo. Ang ginawa ko daw, nagtago daw ako sa likod ng cabinet mo, Roddy. Sa kwarto mo. Tapos, parang hinabol daw kita sa kwarto namin ni na mama. Naalala ko pa nga, parang binuksan ko yung pinto. Tapos, naglakad-lakad daw ako sa sala. Tapos, umakyat ulit ako sa kwarto at tinatawag ko kayong dalawa. Nagkatinginan kami ni Mama. Nangyari daw yon nung araw na maaksidente si Papa. Yan po ang aking kwento, Tito Pakito. Sana po ay nagustuhan nyo, mga idol. Maraming salamat po sa inyo. Ako po si Roddy. Classic. At iyong narinig ang ating Takutin Mo Ako Story for the Night. Hanggang sa muli, mag-ingat ka sa iyong likuran.